Agao, La Union. Ito ay binubuo ng 14 na barangays at may lawak na 52.84 square kilometers. At syempre, ito ang kauna-unahang lugar dito sa La Union. At kung ikaw naman ay magagaling sa Metro Manila, ito ay 235 kilometers away from there. At syempre, kung tourist spot na lang pag-uusapan, hindi pa huli ang Agao, La Union. So halina at magmasdan ang ganda ng Agao, La Union. Next destination ay ang Museo de Ilocos. So, ano pang hinihintay nyo? Ito, sapagkat ito ay naglalaman ng artifacts tulad ng American Colonial Era Architecture dito sa Ilocos Norte. Subalit, taong 2013, yung unang palapag ko inyong makikita ng museo ito ay has been converted into franchise fast food na kung tawagin ay. So, yung mga kakapsat, maliban sa ang pangalan ng ako ay kinuha sa isang puno, merong isang alamat na nagsasabi kung paano rin nabuo ang pangalang Agao. So ganito ang istorya. Merong isang bata na nagangalang Agao na minsang sumama sa pangangahoy sa kanyang ama. So oras sa pananghalian, ang batang si Agao ay nawawala. So kaya ang kanyang ama ay dali-daling sumigaw, Agao, Agao, Agao. At ang batang si Agao naman ay dali-daling sumagot, Oh! So mula nun, doon nabuo ang pangalang Agao. Yan mga kapsa, tapos na po tayong pumunta sa Museo de Ilocos. So tayo naman ngayon ay dadako sa Eagle of the North. So tara na! Kakapsat, nandito na po tayo sa Eagle of the North. At kayo may kita sa likod ko, ayan po, napakalaking agila. So kung taas ang pag-uusapan, siguro may kukumpara ang agila niyan sa isang building na merong tatlong palapag. At sa iba mga kakapsat ng Eagle of the North ay makikita ang isang maliit na kanyon. Kung na may kita, ito siya. Yan, ito po yung may kita sa likod ko. Meron isang maliit na lilinghat. At hindi ako nagkakamali, sa likod ng Eagle of the North ay meron ding palaruan para sa mga bata. At kung tayo naman ay pupunta sa gawing kaliwa, dito nga sa bandang kaliwa ay may kita ang Land Transportation Office. At alam niyo mga kapsat na itong Eagle of the North ay tinestenyo at itinayo ni Alcemo Dayag, isang Ilonggot Igorot native sculptor. At may sabi-sabi na ito ay inspired by Marcos family at ito ay nagsisimbolo ng power ng Marcos family. At yun naman mga kapsat, tapos tayo pumunta sa Eagle of the North. So ngayon, dito na tayo sa ating final destination. At yan ang Echo Park dito sa Agao. So, let's go!
At nandito na nga tayo kakapsat sa ating final destination. At ito ang Eco Park dito sa Agoola, Union. So kung Metro Manila ay may pinagmamalaking Manila Bay, ito namang Agoola, Union na parte ng Ilocos Norte ay may pinagmamalaking Eco Park. Na kung saan kitang-kita naman sa aking likuran ay isang napakagandang dagat na kung saan pag nakita mo ay talaga namang ikaw ay mamamalka. At nandito naman tayo ngayon sa picnic ground dito sa may Eco Park, Agoola, Union. Ito ay maihalin tulad sa Brenahan Park sa Baguio. At kung ang Baguio ay merong pine tree, dito sa Eco Park, Agoola, Union, marami naman silang arojo tree. At ito yon, minsan madalas itong pinagkakamalan na pine tree pero ito po ay arojo tree. Dito po kinuha ang pangalan ng lugar na Agoola, Union. At yun naman mga kapsa, tatapusin ko na po ang paglilibot natin sa araw na ito. So Eco Park, Basilica of Our Lady of Charity, Museo de Ilocos at Eagle of the North ay ilan lamang sa napakagandang tanawin o tourist spot dito sa La Union, specifically dito sa Agoo. So I hope you enjoyed the video. Hanggang sa muli, salamat!